Tumigil ang mga mata ng kanyang ina sa kanya, halatang hinihintay nito ang sasabihin niya, alanganin siyang tumango para kumpirmahin ang sinabi ni Juancho. At kailangan na po naming magpakasal sa lalong madaling panahon, habang hindi pa lumalaki ang tiyan ni Amara, dagdag pa ni Juancho. Gusto niyang panawan ang ulira at dahil sa mga salitang binitawan ni Juancho, tiningnan niya ito ng masama, dahil basta na lang nitong sinabi sa kanyang mama na buntis siya, nag-aalalang tumingin siya sa kanyang mama, na nagtatanong ang mga matang nakatingin sa kanya, muli siyang tumango para kumpirmahin ang sinabi ni Juancho, at kasabay ng pagtango niya ay ang pagkawala ng malay ng kanyang mama, buti na lang maagap itong nasalo ni Juancho. Mama, bulalas niya, binuhat ito ni Juancho at inihiga sa katre nito, mama, aniya na tinapik-tapik ito sa pisngi, huminga pa naman ang ginang at hindi rin naman ito maputla, baka talagang nabigla lang ito sa nalaman. Kasalanan mo ito, bakit sinabi mo agad, sisi niya kay Juancho. I'm sorry, hindi ko naman alam na hihimatayin siya. Sorry, sorry ka dyan, pag may nangyaring masama sa mama ko, hindi ako magpapakasal sa'yo. At sa tingin mo papayag ako, no, Amara, hindi ako papayag na lumaking walang ama ang anak ko, and you're mine, only mine, madiing turan nito. Napalunok naman siya sa sinabi nito, bakit ba kailangan pa nitong sabihin na you're mine, only mine, eh alam naman niyang ang magiging anak lamang nila ang gusto nito. Hindi na siya umimik at ibinalik ang pansin sa kanyang mama, nagalak siya nang makita niyang marahang iminulat ng kanyang mama ang mga mata nito. Kaya agad siyang kumuha ng tubig at ipinainom dito, tinulungan niya itong makaupo, huminga ito ng malalim, bago muling tumingin sa kanila at nagsalita. Buntis ka pala, bakit hindi mo sinasabi sakin, may halong pagtatampong turan ng kanyang mama. Sorry po mama, natatakot po kasi ako na baka atakihin kayo pag nalaman niyo, aniya na tumingin ng masama kay Juancho na blanco ang mukhang nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang bigla na lang humagulhol ng iyak ang kanyang mama, kaya naman natarante siya, mama, huwag na kayong umiyak, baka makasama sa inyo yan, sorry po dahil binigo ko kayo, pang-aalo niya. Hindi ako umiiyak dahil nabigo mo ako, umiyak ako dahil masaya ako para sa'yo, magiging isang ina ka na, alam kong magiging mabuting ina ka sa magiging anak mo, dahil napakabuti mong anak, umiiyak na turan ng kanyang mama. Napaiyak na rin siya sa sinabi ng kanyang mama, kaya naman pareho na silang nag-iyakan, nang mahimasmasan, napatingin siya kay Juancho, nakita niyang nagpahid din ito ng luha, gusto niyang ngumiti dahil pala, kahit napakasungit at tigas nito, malambot naman ang puso at mababaw ang luha, para naman itong napahiya kaya iniwas nito ang tingin sa kanya. Juancho Aho, huwag mo sanang sasaktan ang anak ko, napakabait na bata ni Amara at napakaswerte mo, dahil siya ang mapapangasawa mo. Isang tikhim ang kumawala sa lalamunan ni Juancho bago ito nagsalita. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po si Amara, ganun na rin ang aming magiging anak. Sana totoong aalagaan siya ni Juancho, aniya sa isip habang nakatingin dito. Salamat naman kung ganun, anang kanyang mama na ngumiti kay Juancho. May bisita pala tayo, bungad ni Randall na kada rating lang galing school. Nako, Randall, mag-aasawa na ang ate mo. Masayang sabi dito ng kanyang mama. Talaga ate, e paano na kami ni mama? Malungkot na tanong nito. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa rin kayo papabayaan, aniya na inakbayan ito. Sino naman siya? Tanong ni Randall na inginuso si Juancho. Siya ang mapapangasawa ng kapatid mo, masayang wika ng kanyang mama. Namilog ang mga mata nito. Talaga, paano nangyaring pogi naman niya, sobra mukhang artista, humahangang tura nito. Napatawa naman si Juancho sa sinabi ng kanyang kapatid. Thanks buddy, ani Juancho na magiliw na ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. Kuya Pogi, anong nagustuhan mo sa ate ko, eh tingnan mo nga parang lalaki. Abat ang batang ito at anong akala mo sakin? Kunway nagagalit na sabi niya. Maganda ka naman sana ate kaso ang porma mo ang pangit hindi ka kasi marunong magayos, nakangising dagdag nito. Napatawa naman si Juancho pati ang kanyang mama sa sinabi nito. Nang gigigil na kinurot niya ito. Ikaw talaga, ang bad mo ha, aniya habang pabiro itong kinukirit. Tama na ate, aray. Maganda ka na promise, pati porma mo bagay na bagay sa'yo, ani Randall na panay ang iwas sa kanya.
Patuloy naman sa pagtawa ang kanyang mama at si Juancho, kaya naman maging sila ni Randall, na uwi na rin sa tawanan ang kanilang pagkukulitan. I think mas magandang ihanap ko kayo ng bagong matitirhan. Ayokong habang lumalaki ang tiyan mo, dito kayo manirahan, ani Juancho. Nasa tapat sila ng sasakyan nito, ihinatid niya ito hanggang labasan. Hindi mo na kailangang gawin yan, tanggi niya. No, gusto kong gawin at huwag ka ng kumontra. Sige na, bumalik ka na sa bahay, taboy nito sa kanya. Tumanggo na lang siya bilang tugon, tatalikod na sana siya nang hawakan nito ang kanyang braso. Wait, narinig niyang sabi nito. Nilingon niya ito at sa paglingon niyang iyon, mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. Nagulat siya, hindi niya maikilos ang kanyang buong katawan. Nagulat siya sa ginawa nito. Mabilis lang ang ginawa nitong paghalik, pero pakiramdam niya mahabang minuto iyong nangyari. Sumakay na si Juancho sa sasakyan nito pero nanatili pa rin siyang tulala. Hanggang makaalis na ang kotse nito, tulala pa rin siya. Nahimasmasan lamang siya nang may dumaang magtataho. Taho, pili na kayo ng taho. Malakas na sigaw nito. Bakit niya ginawa yun? Hinalikan niya ako, oh may gulay, parang lalabas sa dibdib ko ang aking puso. Pagpasok niya sa kanilang loob ng bahay, seryosong mukha ng kanyang mama ang nakita niya, nakaupo pa rin ito sa cutter nito. Si Randall naman ay busy sa panunood ng TV. Lumapit siya sa kanyang mama at umupo sa tabi nito. Alam niya may gusto itong sabihin kanina pa, na hindi lamang nito masabi dahil kaharap si Juancho. Mahal mo ba si Juancho? Seryosong tanong nito. Hindi niya inaasahan na itatanong iyon ng kanyang mama sa kanya, kaya naman hindi agad siya nakasagot. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Mahal ba niya si Juancho? Hindi niya alam. Kaya hindi rin niya alam kung anong isasagot sa kanyang mama. Marahil kailangang muli niyang magsinungaling. Ayaw niyang mag-isip pa ito ng kung ano-ano, dahil baka makasama pa sa kalusugan nito. Amara, tinatanong kita, mahal mo ba si Juancho? Opo mama, papayag ho ba akong magpakasal sa kanya kung hindi, pagsisinungaling niya? Hindi pa niya alam kung anong nararamdaman niya para kay Juancho. Oo, kinakabahan siya sa tuwing malapit ito sa kanya. Pero hindi siguro matatawag na pagmamahal iyon. Siya, mahal ka ba niya? Muling tanong nito. Oo naman po, mabilis niyang sagot kahit alam niyang hindi totoo. Bumuntong hininga ito at alam niyang may pag-aalinlangan pa rin ito sa mga sagot niya. Sana nga anak, mahal ka ng lalaking yun. Sa tingin ko, nabibilang siya sa mundo ng mga kilalang tao, at natatakot ako na baka masaktan ka lang sa huli. Inakbayan niya ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi niya ako sasaktan. Subukan lang niya, lagot siya sakin, pabirong sabi niya. Hindi mo maiaalas sakin ang pag-aalala dahil magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Hay nako si mama, huwag na po kayong isip ng isip. Magkakaapo na kayo ah, aniya na pinasigla ang tinig. Kahit napakabigat ng kanyang dibdib. Magiging maayos ba ang pagsasama nila ni Juancho, kahit wala namang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa? Ihanap mo ako ng bagong matitirhan, sina Amara, hindi ko gusto ang bahay na tinitirhan nila, dahil hindi iyon makakabuti sa magiging anak ko, aniya kay Erwin habang nasa biyahe pa sila. Yes, Chairman, maikling tugon nito. Narinig niyang tumikim ito. Bago muling nagsalita, Chairman, talaga bang pakakasalan niyo si Amara? Yes, pero pag naisilang na niya ang anak ko, I will get rid of her, I only want my child, wika niya. Sa tingin ninyo papayag si Amara? Wala siyang magagawa, babayaran ko siya ng malaki, iyon lang naman ang katapat nila. Pera. Hindi ito umimik. Sa tingin ko, matapang na babae si Amara at tiyak akong mahihirapan kayong kunin sa kanya ang anak ninyo. Let's see, maikling tugon niya. Malalakas na katok sa pinto ang nagpagising sa mahimbing niyang pagtulog. Pupungas-pungas na iminulat niya ang mata. Nakita rin niyang nagising din ang kanyang mama, maliban kay Randall na himbing sa pagtulog. Tiningnan niya ang orasan na nakasabit sa dingding ng bahay nila, 3 AM ayon doon. Sadyang ganitong oras may kumakatok sa kanilang pinto. Aniya sa isip. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Sino yan? Tanong niya na hindi agad binuksan. It's me, Erwin, sagot ng nasa kabilang pinto.
Erwin, anong ginagawa niya dito sa ganitong oras? Tanong niya sa isip. Pinuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas niyon si Erwin na kapormal suit pa rin. Natulog ka pa ba? Biro niya dito. Oo naman, pwedeng pumasok. Pasok ka, natatawang turan niya. Niluwangan niya ang bukas ng pinto para makapasok ito. Sino siya anak? Tanong ng kanyang mama. Si Erwin po, mama, assistant at driver po ni Juancho. Magandang umaga po, si Erwin. Magandang umaga. Sa totoo pa niyan, andito pa ako para sunduin kayo. Nagkatinginan sila ng kanyang mama. Sunduin. Bakit? Tak ang tanong niya. Ihahatid ko kayo sa bago ninyong tirahan. Bagong tirahan. Sandali, pwede bang ipaliwanag mo sakin yung sinasabi mo? Naguguluhang sabi ng kanyang mama. Tumingin sa kanya si Erwin na parang nahingi ng saklolo. Mama, sinabi nga ho sakin ni Juancho kahapon na ihahanap niya tayo ng bagong lilipatan. Iyong mas magiging komportable tayo, lalong-lalo na kayo, paliwanag niya. Pero anak, dito na ko nasanay, at saka paano pag bumalik ang tatay mo? Hindi niya tayo madadatnan dito. Mama, wag na ho kayong umasa na babalik pa si tatay. Maligaya na siya sa bago niyang pamilya, naiiritang sagot niya. Talagang hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mahal pa rin ng kanyang mama. Ang kanyang ama gayong puro hirap at sakit lamang ang idinulot nito sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mama. Pero anak, mama, dot wag na ho kayong tumanggi, alam ko hong mas makakabuti ito para sa atin. Napayuko ito at hindi na nagsalita, tanda ng pagsuko at pagsang-ayon sa kanya. Nakangiting bumaling siya. Kumanti ito ng ngiti. Utos ni Chairman. Ganun ba, sandali lang ihahanda ko lang ang mga gamit namin. No need Miss Amara, hindi mo na kailangang magdala ng mga gamit. Ultimo mga damit, may nakalaan na sa inyo sa bago ninyong lilipatan. Talaga, di makapaniwalang sabi niya. Yes, nakangiti nitong sabi. Lumabas ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. Nagkaroon siya ng pagkakataong matitigan ang mukha nito. Guwapo ito at matangkad, maskulado rin ang pangangatawan nito na hindi nalalayo kay Juancho. Maganda itong ngumiti na parang yung napapanood niya sa commercial ng toothpaste. Maamo ang guwapo nitong mukha. Hindi gaanong maputi ang kulay nito. Sigurado siyang maraming babae rin ang nagkakagusto dito. Tapos ka na bang e-examine ang mukha ko? Nakangiti paring tura nito. Namula naman ang kanyang pisngi. Hindi at tanggi niya, tinalikuran niya ito para hindi na nito makita ang pamumula ng kanyang pisngi. Yung mahahalagang gamit lang namin ang ihahanda ko, maupo ka muna habang iniintay mo kami, aniya na hindi tumingin dito. Sige, narinig niyang tugon nito, matapos niyang maihanda ang kanilang gamit, naligo na rin siya, ganun din ang kanyang mama. Si Randall naman ayaw maligo, dahil nilalamig umano ito, kaya naman hindi na niya ito pinilit. Isang malungkot na sulyap ang ibinato niya sa kanilang bahay bago sila umalis. May mga masasayang alaala rin naman siyang may iwan sa bahay na iyon. Pinakamarami nga lang ang bad moments, lalo na pag nolilasing ang kanyang papa. Pagdating nila sa nakaparadang sasakyan, inilagay ni Erwin ang kunting gamit nila sa compartment, pagkatapos ay pumuwesto na ito sa driver's seat. Ready, tanong nito sa kanila. Ngumiti siya at tumango, pagkatapos noon ay pinatakbo na ni Erwin ang sasakyan. San ba tayo pupunta ate? Tanong ni Randall na naghikab pa. Halatang antok-antok pa rin ito, pasado alas 4 lang ng madaling araw. Sa bago nating bahay, sagot niya. Talaga, maganda ba doon, ate? Oo, maganda at tiyak magugustuhan mo, sabat ni Erwin. Wow, excited na akong makita, masayang turan ni Randall. Napangiti naman siya, sana lang, ito na ang simula ng pagbabago sa buhay nila ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat din siya kay Juancho dahil napakabait nito, kung minsan lang tinutupak, siguro hindi rin imposible na mapapamahal ito sa kanya, at sana dumating din yung araw na mahalin rin siya nito. Sana, aniya sa isip, mahigit isang oras din ang tagal ng biyahe nila, bago tumigil ang sinasakyan nila sa harap ng isang malaking bahay. Andito na tayo, ani Erwin na pinatay ang engine ng sasakyan. Sigurado ka, di makapaniwalang sabi niya habang nakatingin sa malaking bahay. Totoo, dito siya titira? Yes, very sure,
Sagot nito na bumaba sa sasakyan at pinagbukas sila ng pinto ng kotse. Yang bahay na yan ang magiging bago ninyong tahanan, sabi pa nito. Bumaba sila ng sasakyan at maging ang kanyang mama at si Randall, ay di may kakaila ang pagkamangha sa mukha. Parang napakalaki naman yata ng bahay na iyan para sa aming tatlo, anang kanyang mama. Tama naman ang sinabi nito, napakalaki nga ng bahay na ito para sa kanila. Two-story house na napapalibutan ng matataas na puno, at hindi gaanong kataas ang bakod. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Marami pa ring naglalakihan at naggagandahang bahay sa paligid. Sigurado siya na nasa loob sila ng isang exclusive subdivision. Iyan po ang gusto ni Chairman na Tirhanyo, si Erwin na gumilid sa kotse at tinungo ang compartment para kunin ang ilan nilang mahahalagang gamit. Hali na kayo sa loob, ayan ni Erwin sa kanila na nagpatiuna na papasok sa gate. Niluwangan nito ang bukas ng gate para sa kanila. Napatingin siya kay Randall na namimulag pa rin ang mata. Nakaawang pa ang bibig nito. Gusto tuloy niyang matawa sa ekspresyon ng mukha nito para itong nakakita ng multo. Hanga na siya sa labas pa lang ng bahay, pero lalo siyang humanga nang makapasok sa loob ng bahay. Kumpleto na ang appliances sa loob, may malalaking frame na nakasabit sa dingding. At alam niyang hindi biro ang mga halaga ng mga natatanaw niya sa loob ng bahay. Wow! Ang ganda! Pulalas ni Randall. Ang kanya namang mama ay nanatili lamang tahimik at nakamasid lamang sa kanila. Alam niya, mabigat sa loob nito ang paglipat nila. Saka na lang niya ito kakausapin ulit tungkol sa bahay na yon. Umakyat si Erwin sa hagdan kaya naman sumunod sila dito. Kayo na ang bahala kung saang kwarto ang gusto ninyong yukupahin, anito na ibinaba ang dalang gamit nila. Salamat Erwin, Anya. Welcome, my one ko na kayo, kailangan ko pang sunduin si Chairman para ihatid sa company, paalam nito. Maraming salamat, Erwin, anang kanyang mama. Wala pong anuman. Amara, pwede ka bang makausap saglit? Ha? Okay sige halika doon na tayo mag-usap sa labas, aya niya dito. Umuna na siyang bumaba sa hagdan. Bago naman sumunod sa kanya si Erwin, nagpaalam pa ito sa kanyang mama. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya nasa tapat na sila ng kotse. Sinadya niyang doon sila mag-usap para hindi marinig ng mama niya kung anumang pag-uusapan nila. Huwag kang may in love kay Chairman, turan nito. Napakunot noo naman siya sa sinabi nito. Saan nito nakuha ang mga salitang yun? Paano mo naisip na may in love ako sa boss mo? Natatawang sabi niya. Hindi ako nagbibiro, hindi mahirap mahalin si Chairman lalo na sa babaeng katulad mo. Kaya ngayon palang binabalaan na kita para rin ito sa'yo. Kung ano mang nararamdaman mo sa kanya, pigilan mo Amara, dahil masasaktan ka lang. Si Chairman ang uri ng tao na hindi marunong magmahal. Ano bang pinagsasabi mo, wala akong nararamdaman sa kanya. Kaya ako nasa sitwasyong ganito dahil sa bata sa sinapupunan ko. Bumuntong hininga ito pagkatapos at inabot ang kanyang kamay para hawakan. Pag dumating ang araw na bigla ka na lang niyang iwan, andito lang ako Amara, para sa'yo. Seryosong sabi nito na malamlam ang matang nakatingin sa kanya. Erwin, nauutol na sambit niya sa pangalan nito, bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Because I like you, ayaw kitang masaktan. Nahila niyang bigla ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Salamat sa pag-aalala mo pero kaya ko ang sarili ko Erwin. Sige papasok na ako sa loob, paalam niya. Hindi na niya hinintay ang tugon nito. Mabilis na siyang pumasok sa loob ng gate at tuloy-tuloy sa loob ng bahay. Kaya hindi na niya nakita ang pagdilim ng mukha ni Erwin. Naisandal niya ang likod sa pader. Hindi niya akalain na sasabihin sa kanya ni Erwin ang mga bagay na yun, pati na rin ang pag-amin nitong gusto siya. Kailangan niya siguro...